Naghahanap ka ba ng pinakamalakas na pantra o pantricycle o pang business type na motor? Last time, nagpunta tayo sa Mitsubishi Plaza del Branch para makita natin yung bago nilang motorcycle na Daan Hari 186. Ito na yata yung pinakamalakas na pantra na nakita ko. Pero marami ang nagsasabi na kamukha daw ito ng Kawasaki Barako 3 Fi. Silipin nga natin kung totoo ang chismis. Ito yung Barako 2. Okay, para doon sa may mga gusto. Ito, available sila. Ito rin, bagong kulay din to na nilabas ni Kawasaki Barako. Ito yung Barako 2, tapos yun naman yung Barako 3. So, sa para sa price naman nila, ito yung screenshot nyo na lang para at least makita nyo. Yan. So, sa 97,100, all-in na yan. Yung kanyang down payment dito is 9,550. All in na rin yan. At ito yung kanilang 24 months tsaka 36 months. Yan, may rebate pa yan. Usapan natin yung presyo, kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. So napakamura lang, 69,900. Makukuha mo na ang ganitong motorcycle. 186cc, meron ka ng ganito kalakas na motorcycle. So ano pa hinihintay nyo? Kung gusto nyo kumuha, puntahan nyo yung pinakamalapit na Mitsubishi dyan sa lugar na. Ayan siya, diba? Unahin natin ang specification ng Kawasaki Barako 2. Ito yung Fi version. Meron nga rin pala itong carb type edition. So, para sa Fi edition, meron itong 4-stroke, single cylinder, 2 valves, single overhead cam, naka-air-cooled, at fuel injection. Ang displacement nito ay 177cc. May maximum power na 10.0 kilowatts at 8,000 RPM na may maximum torque na 13.7 Newton meter at 6,000 RPM na may bore and stroke na 65.5 by 52.4 mm. Ito ay 4-speed manual lang. Para naman sa Daan Hari 186, meron itong 4-stroke, single cylinder, 2 valves, air-cooled. Ito ay carb type at may external balancer shaft. Para sa kanyang displacement, meron itong 186cc. Ang maximum power ay 10.5 kilowatts at 8,000 RPM na may maximum torque na 13.5 Newton meter at 6,500 RPM na may bore and stroke na 63.5 by 59 mm. Ito nga pala ay naka 5-speed manual na. Para naman sa kanyang front suspension, naka-telescopic fork tire rito na merong rubber boots. Ang sukat naman ng gulong sa harap ay 2.5 by 17. Naka-drum brake na rin tayo dito. Para naman sa suspension sa likod, naka-dual shock absorber tayo rito. Ang size naman ng gulong, 3 by 17, tube type pa rin tayo rito. At naka-drum brake dito sa likod. Para naman sa Daan Hari 186, meron itong front suspension na telescopic fork at yung kanyang size ng gulong ay 2.75 by 17. Naka-drum brake din tayo dito sa harap. At para naman sa rear suspension, naka-dual shock absorber din tayo rito. Ang sukat ng gulong ay 3 by 17 at naka-drum brake din tayo dito. Para sa overall dimension ng Kawasaki Barako 3, meron na itong 2010 by 805 by 1070 mm na may ground clearance na 140 mm at ang seat height meron na itong 775 mm na may fuel capacity na 12 liters. At para naman sa overall dimension ng Euromotor Daan Hari 186, meron na itong overall 2,180 by 720 by 1,065 mm na may ground clearance na 135 mm. Ang seat height ay 775 mm at may fuel capacity na 12 liters. So, ayun na nga. Sa tingin nyo, sino nga ba ang mas angat sa kanilang dalawa? Comment mo naman yan para at least malaman ng mga viewer natin
yung nagbabalak na bumili ng ganitong motorcycle. Share nyo na rin yung mga naging experience nyo sa motor na to. Mas maganda kasing marinig natin yung mga talagang naka-experience na ng ganitong motorcycle para at least legit talaga, di ba? Hindi yung sabi-sabi lang. At yun na nga, para sa kanilang presyo, alin ba ang mas okay sa inyo? Alin ba ang mas angat sa inyo? Sa looks, alin ang mas okay? Sa tingin nyo, ito nga bang si Euromotor Daanhari 186? O itong si Kawasaki Barako 3 or Barako 2? Ano sa tingin nyo? Alin sa kanila? Ito nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na na-upload natin dito araw-araw sila. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor. Ang tatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo guys. I'm Wesley. Maraming maraming salamat sa'yo. Labush!